Yung mga kabista, kamusta na nga pala ulit? So ngayon, ang topic natin ngayon is ano ba ang pinagkaiba ng microprocessor at microcontroller? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, ano nga ba ang microprocessor? So, ang ating microprocessor is an electronic component that is used by a computer to do its work. It is a central processing unit on a single integrated circuit chip containing millions of very small components including transistors, resistor, and diodes that works together. So, ang ating microprocessor is siya yung parang pinakautak ng ating computer. So, siya yung tumatanggap ng ating mga commands. Then, nag-execute ng mga ating instructions na nanggagaling sa CPU. Habang ang microcontroller naman are embedded inside devices to control the actions and features of a product. Hence, they can also be referred as a embedded controllers. They run one specific program and are dedicated to a single task. So, ang ating microcontroller naman is an embedded system siya. So, siya yung parang isa din sa utak ng device natin or yung specific na product. Bale, siya is nagraran lang siya ng specific program. So, ibig sabihin nun is medyo limitado yung kanyang actions na pwedeng gawin. Compared sa ating processor na kaya niyang i-process is yung mga commands natin na isa-send sa kanya. So, medyo mas advanced ang microprocessor pagdating sa mga pag-execute ng ating instructions. Habang ang microcontrollers is dedicated lang talaga siya sa single task. So, ano-ano nga ba ang devices na pwede natin gamitin ng microprocessor at microcontroller? So, sa ating microprocessor is ang laptop, computer, dishwasher, cellphone, at iba pang device na pwede natin gamitan ng microprocessor depende sa application nito. Abang sa microcontroller naman is ang microwave, refrigerator, washing machine, at sound system. So dito, kung mapapansin nyo, sa microprocessor is ginagamitan natin ng ating computer nito. Alam naman natin na ang ating computer is very powerful in terms of pag-execute ng mga commands at pag-process ng mga instruction. So, example nito is yung ating video streaming, pag-print ng document, at iba pa. Habang sa microcontroller naman, is mapapansin natin is ito yung single task na ang example is itong microwave. So, ang microwave natin is ang gagawin lang niya is iinitin yung pagkain natin. And then, dito rin sa refrigerator, ang gagawin lang naman niya is papalamigin yung pagkain natin. So, kaya ito is natawag na single task lang. So, i-compare naman natin silang dalawa in terms of details. So, sa ating microprocessor, isang ating 10th gen Intel Core i9-10900KF. So, ang yan ang ating pinaka-latest na processor ng Intel. And then, sa microcontroller naman is ang PIC32MX1XX/2XX. So, ito naman ay gawa ng microchip. So, dito sa ating base clock ng ating microprocessor is 3.4 GHz to 5.2 GHz. Habang sa microcontroller naman is 400 MHz lang. So dito, kita natin talaga na kayang-kayang mag-process ng maramihang instruction or commands ang ating processor base dito sa kanyang clock speed. And then, ang sunod naman natin is ang RAM ng processor is 16GB. Habang sa microcontroller is 256KB lang. So,
So itong ating memory ng ating processor is mas malaki. So kayang-kaya niya talagang mag-process ng mga multi-threading or mga multi-task compare sa ating microcontroller, which is dahil single task lang siya, kaya yung RAM natin is hindi ganong kalakihan. And then ang ating ROM naman is 2 terabytes, which is yan yung required natin ng SSD sa ating computer. So dyan natin na nasa-save yung ating mga files at iba pa. So habang sa microcontroller naman is ang flash memory or yung ROM is 128 kilobytes lang. So dito is ito yung parang pinaka-program ng ating microcontroller na ine-execute lang niya. Then sa microprocessor is yung IO ports natin is unknown, kasi depende kasi sa ating microprocessor kung ilan yung capable na pwede nating ilagay na mga devices or yung peripheral. So ngayon kasi is sa ating generation is parami ng parami yung pwede nating ikabit sa ating processor. So dito sa ating microcontroller is meron tong 34 ports. So pagdating naman sa bit sa ating processor is 64 bit, habang sa microcontroller is 32 bit lang. So itong bit din is ito yung bilis na pag-execute ng instruction. So kita natin dito na mas doble ang bilis ng ating microprocessor sa ating microcontroller in terms of pag-execute or yung pag-read ng instruction. Then sa peripherals naman ng nito, meron tayo ng high-speed Ethernet, USB, UART, at etc. Habang sa microcontroller, isang ating UART, I2C, SPI, and etc. So alam natin na ang ating microprocessor is capable of internet streaming. So kaya meron tayo dyan Ethernet. Then yung ating USB, which is multi-function USB ang ating microprocessor. So marami, pwedeng printer, pwede yung ating mouse, keyboard, at iba pa. Then meron tayo dito is yung UART. So UART is our basic communication para sa mga iba pang devices. And then sa microcontroller, meron din tayo dyan ng UART, I2C, at SPI. So sila yung mga 3 major communication protocol ng ating microcontroller. So in terms naman sa ating price, so ating microprocessor is 569 or 28,000. Habang yung microcontroller natin is $59.94 or 797 pesos lang. So, makita natin dito is yung laki ng diferensya in terms doon sa ating specification ng dalawa. So, alam natin na mas maganda ang gamitin na microprocessor in terms of doon sa speed, doon sa RAM, ROM, I/O, bit, at iba pa. Pero mapapansin natin na mas mahal talaga ang processor compare sa ating microcontroller. Pero in terms of application, is hindi pa natin kasama sa processor ang RAM at ROM. Kasi alam natin na bibili natin ito ng hiwalay. So sa RAM, is bibili tayo ng or yung tinatawag natin memory. Depende kung ano yung capable ng ating processor, kung ilang memory ang kaya niyang ilagay sa slot or yung size ng memory. Habang yung ROM naman is yung 2 terabytes, is yung ating SSD or yung hard disk na gamit natin na para i-save yung ating mga files. Compare sa microcontroller, yung flash memory ROM is kasama na doon sa ating microcontroller. So kaya siya din natawag na embedded system, kasi most dun sa kailangan niyang mga peripherals is nasa kanya na or na doon na sa isang chip. So pag-usapan naman natin
ang architecture nung dalawa. So sa ating microprocessor, mapapansin nyo, isang ating microprocessor is hiwalay siya sa ating I/O devices or yung output at input devices, and then ang ating memory, which is yung RAM at ROM, and then yung system bus. Habang sa microcontroller naman is meron na tong program memory or yung ating ROM, RAM, microprocessor, analog to digital converter at oscillator. So dito sa ating microcontroller, ang isang pinaka-advantage niya sa microprocessor is yung mga kailangan niyang peripherals is kasama na sa isang chip. So ibig sabihin is pwede na lang natin itong kagad gamitin ng ating microprocessor once na ito ay naprograma na natin at nalagyan ng supply. Compare sa ating microprocessor na kailangan pa natin ng mga I/O devices, memory, at system bus. So yun yung isang disadvantage ng ating microprocessor compare sa ating microcontroller. So ang tanong, alin ba sa dalawang ang mas magandang gamitin? Ang microprocessor ba or ang microcontroller? So alam natin, in terms of specification, is majority is ang ating microprocessor. Habang sa microcontroller, is ang price lang nito yung kakatalo, and then yung capability, which is yung sama-sama na yung mga peripherals niya sa isang chip. So, pagdating sa device, pareha silang magandang gamitin. Bali, dumidepende lang sa application ng device or yung product na gagamitin natin. So, kung yung product natin is simple lang ang kailangang function or yung parang single-ended nga lang or yung single task, so, microcontroller yung the best natin gamitin. Habang kung ang device naman natin is marami siyang ipaprocess na data or in terms of mas marami siya nung human interaction at kailangan niya mabilis yung magbasa ng ating data. So, microprocessor yung kailangan nating gamitin. So, yun guys. So, I hope may natutunan kayo sa pinagkaiba ng ating microprocessor at ang ating microcontroller. So, bali, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at like nyo na rin yung video natin, and then i-turn on nyo na rin yung notification bell. So, bali, magkagawa pa tayo ng mas maraming tutorial. So, kung meron din kayong gustong i-discuss natin, so pwede nyo i-comment na rin dun sa ating video para sa next nating paggawa ng video is pwede nating isama. So, yun lang mga kabista. Kita-kita kits ulit. Goodbye!